a las 8, ¿no? Ay. El gran que va a poder asistir un highway. Haba nung traffic sa kabila hanggang San Miguel po yan, kasi yung mga truck na malalaki naharang na puro. Siguro na tumukod dito sa ginagawang highway dito, ginagawang kalsada, kaya pati yung papunta ng Gapan nadamay, siguro nalak. Yun mga katong, nandito na nga po kami sa Kubo, sa Tumana. Sa? Sa Arayat kayo. Nagutom sila sa traffic. Ayun o, pali last 9 na. Last 9 na o. So ayan, nagpapaharvest na nga po ng pechay yung katabi namin o. Daing daing nagkukan. Ya harbis oh. 20. So ayan naman po yung ating sili. Parang hindi napitasan lahat ka. Atak. Kapal. Ayan si Latak. Si Bato.
si Dingdong at si Kuya Manday at saka yung batang tumbana. Batang bubat. Si Benti Boy. Yes. Alangalin tuloy ako mag-spray yan. Tanghali na. Traffic hindi pa tayo ngayon. Pag-angipan tayo. Haba ng traffic. Mga hanggang San Miguel. Hanggang San Leonardo na. Sunod-sunod tayo malalaki ka. Daing pecha yun. Ha? Pagod? Mga katongs, nayari na po ako mag-spray ano, tapos sila kuya ayan. Tinapos lang ko yung pagbabalag dito sa sito sa Tarundan. Sila ba to, tinapos lang doon yung pagtatanggal ng dahon doon sa talong. Tapos ayan, pauwi na po kami. Ayan yung ating sili. Dahabing ba no? Ito kagandaan sa pecha yung mga katongs. Biruin nyo yung ito yung kasingluwang ng sili namin ito. Nakakuha pala ng 300 bundle. Ayun no, yung ganong bundle. Tapos ang bili po ay 12 pesos isang kilo. So yung isang bundle 10 kilo yun. Kalaki rin pala nakita sa pecha eh. Tapos mabilis pa, halos isang buwan ano. Kagandahan nito mga katongs, umani na siya ng pecha eh, may lumalaki namang mais. Ayan. So yung pilapil kasing nilagay nila kabilaan, tinamnan nila ng mais.
nakatudling. So maghihintay lang uli siya ng kulang 2 buwan, aani uli siya ng mais. Ayan yung mga namimitas ng nag-harvest ng pecha yan, oh. Yan, ganito po isang bundle yan, 10 kilo. Sa kasing luwang nung tinanim naming sili, makakakuha daw ng 300 bundle. Kamukha po ito, 2 pitak po ito, 2 luwang. Kumbaga eh, kulang, mahigit sa hektarya, mahigit kalahati hektarya lang to, no? Kaya yung kabila na yun, pinulutan nila bato. Eh, nakakuha daw ng 300 bundle time is 120, 36,000. Tapos ito rin kabila times 2, halos 70,000 mahigit. Halos 1 buwan lang, ano, umani na siya ng pechay, ganun ang binenta niya. Tapos maghihintay lang uli siya ng 1 buwan mahigit mais, aani naman siya ng mais. Yan yung mga pinulot nila bato. Umulit po sila din ng pechay at si bato. Yan po si Dingdong, oh. Bigat. Gamit pa kami na ngayon. Bulo ka. Buhay na na. Dahil na ako po. So ayan mga katongs, ganun lang po yung ginawa muna namin. Hindi, nag-spray lang po ako sa talong kasi yung huling spray ko naulan, kaya in-sprayan ko kagad uli. At least naalagaan natin ng spray sa mga hayop kasi maganda yung talong natin, eh. Tapos tinapos nila kuya yung balagin doon sa sitaw, sa may taron doon. Si Latak, ano? Ay, si Bato, si Dingdong, ay si Bato may dalang pechay. Wala naman tayo tanim ng pechay, ba't may dalang pechay? Latak, ha? Bakit tinda mo pa yan? Sarap yan Latak, gigisa, ano? Ha? Hindi. Bukas nga po pala mga katong, nasa Lubao, Pampanga uli kami. Sa Lubao. Saan eh, magtatanim si Latak doon. Dadayo sila at ang magtanim.
sila, tanak sa nakarating.